Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila. Hi, hello mga ka-rainbow from different time zones around the globe. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Kung saan ka mang sulok ng mundo, ka-rainbow, ikaw ay hindi nag-iisa. At dahil pagsasaluhan na naman natin ang dalawang oras sa isang makulay na tsikahan tuwing Sabado from 9 to 11 p.m. Manila time. Dito lang sa nag-iisang makulay na tsikahan with a big heart ng social media, ang Rainbow Society on V81 Radio Worldwide. At aarangkada na naman ang aking mga kasama ngayon, sina Nathan D. and Jonalicious. Ayan! Hello, hi! Pinabulo na! Oh. Ang ganda mo talaga, John. Ako. Ano ba yan? Ano bang ano? Narush ano anong meron? At nakaluga lang yung hair ngayong gabi. Hindi lang yan. Nag-earrings ako. Ay, diba? Oh, it's about beauty pageant tonight. Ay, oh. Mga ka-rainbow, kilalanin natin ang ating Mother Superior na tinaguri ang Queen Maker. Dahil marami sa kanyang inalaga ang mga beauty queens ay nanalo sa local and international beauty pageants. Nathan D., please do the honor of introducing our Mother Superior. Ayan. So of course, it's an honor for me to introduce our Mother Superior. He earned a degree in BS Psychology at Ateneo de Manila University. Naku ha, isang Atenista, di ba? Holds a master degree on special education at UP Diliman. O, di ba? Tinahi niya na ang Quezon City. So, kaya punta siya ng UP Diliman. He is a renowned fashion designer, a member of DCP, Designer Circle of the Philippines Now, and a former secretary ng FDAP, Fashion Designers Association of the Philippines. Tinaguri ang beauty queen maker, o, di ba? Talaga siyang beauty queen maker who discovered or mentored beauty title holders. Like, ayan na, ito ni mga hinihingi nyo kanina. Jamie Liz Castillo, Mutyal ng Pilipinas, 2003. Janina, oh, you remember? Janina San Miguel, Binibining Pilipinas World, 2008. April Love Jordan, International Model and Beauty Festival winner, 2009. And Janine Ludet Alipo-On, Miss Tourism International, 2017. And, syempre, si Sofia Serrano, Miss Multinational, 2018. O, di ba? O, gusto niya na ba talaga makita ang ating... Yes! So, ang ating Mother Superior for tonight is no other less than other. Please all welcome Jontie Martinez. Ayan na. Pasok na, Jontie. Sa bangga. Pasok na. Hi. Hello. Good evening. Happy Saturday. Happy Saturday. Welcome to Rainbow Society. I'm so excited to be here. I'm curious about your credentials. Now, when Nathan D. introduced you, One I would say it's not at all related with the degree that you earned, diba? Mm-hmm. Yes, oo. Perhaps there was something that encouraged you to go beyond your academic accomplishments. Mm-hmm. And what inspired you to become a fashion designer? Yeah. Okay, kasi I originally wanted to become a doctor. Kaya nga nag-BS Psychology ako sa pre-med course. Pero nung second year na ako, sabi ko parang hindi yata ito ang calling ko. Sabi ko, unang-una when we started biology classes, magda-dissect ka ng hayop, parang ay nakakadiri, ayoko ng mga dugo-dugo. So sabi ko, paano ako magdudoktor kung matatakot ako sa dugo, di ba? So sabi ko, parang hindi yata ako bagay dito. I wouldn't make a good doctor. So tapos may isa akong friend, sabi niya, halika John, sabi niya, halika pwede ka, halika mag-miss gay tayo. Best friend ko na nanood, ayaw niya magpabati pero babatiin ko siya kasi para mais lang siya. Nori Buendia, leadership, hi! So sabi niya, halika mag-miss gay tayo. So sabi ko, sige, try nga natin. Kasi pageant watcher din ako, pageant lover. So nung mag-miss gay ako, sabi ko, yung mga susuotin ko, sabi ko, teka, marunong naman ako mag-drawing-drawing. So sige, sabi ko, I'll design my own clothes. Pinatahi ko sa isang mananahis sa Malabon.
at that time, 30 pesos lang ang labor, tsaka 100 pesos ang buong gown, di ba? Pero bumibili lang ako sa ng tela. So sabi ko, sumali ako sa, so that time, na second year ako, sumali ako ng mga pageant. Swerte naman ako na nanalo. Naging paganda na yung mga damit ko. Sabi ko, teka, pwede naman ako dito pumunta sa larangan na ito, sa damit. Sa damit. Diba? Oh, it brings out the creativity in me. Sabi ko, talagang mas naenganyo ko, lalo na pagka gumagawa ako ng damit ko pag para sa pageant, ganyan-ganyan. Nanonood ako ng mga fashion shows, ng mga pageant na naenganyo ko sa mga gowns na lumalabas. Sabi ko, siguro ito yung calling ko. Sinabi ko yun sa parents ko. Sabi ko, parang hindi ko na yata kaya yung BS psychology. Sabi niya, ganito na lang, let's make a deal. Tapusin mo na yung course mo. Kasi at that time, wala pa masyadong fashion design course. So sabi niya, saan ka lilipat? Saan ka hindi katulad ngayon, kaliwat ka na ng mga fashion design schools, di ba? Noon talaga wala. Meron lang siguro si fashion clothing technology sa UP. Eh, at that time, ang dami ko ng science subjects. Sayang kung hindi baka credit. So sabi ng parents ko, just give us the diploma and then do whatever you want when you graduate. So yun. So nag-graduate ako sa Ateneo. And then after that, nag-enroll na ako ng fashion design sa isang fashion school sa Makati, yung Premier Fashion Center. Yung nag-bloom si Jontie, nag-discover na niya ang kanyang passion, ay, marunong pala akong ganito, ipupursue ko ito, etc. No? And then, the day na naging successful fashion designer. Ngayon, at present, no, being a fashion designer, merong bang tatak Jontie Martinez? Yun bang kapag tumingin ka sa creations mo, alam na agad na, Jontie ito. Okay. Because I'm known sa pageant circle, so yung mga gowns ko ang parang tumatatak. So, of course, this is a pageant, so kailangan form-fitting, sexy, flattering sa babae, very feminine, di ba? And then sa details, I'm very particular about details and colors. The details have to be yung mga pag-beadwork, minsan ako pa nag-beads, pinagpupuyatan ko pa yan during the earlier years, di ba? So, kailangan kasi may tinatawag siyang kung may photogenic, may stage-genic, yung maganda siya sa stage. Yung maganda kay kasi like when you're being judged, the judges are nasa baba. Nakikita lang sa stage, kaya kailangan the details pop out. Colors are very flattering, di ba? So yun. Even the cut should be, you know, very womanly, because talagang maganda, maladyosa, di ba, malareina. So yun ang I would like to think that I'm known for that. Yes. Speaking of, makita natin ang mga gawa ni Jontie. Sige, hapin na natin. Sige, ang ating nakala. Yung tatak. Di ba? Napakasexy. Okay. On the left is Alessandra De Rossi. Wow. Sa isang magazine pictorial preview. Oo. Wow. Meron akong backstory diyan sa gown na 'yan. It's a part of a collection that I showed in Philippine Fashion Week. Mm-hmm. Alam mo, it was lambasted by a critic in a major daily. Inayakan ko siya. I forgot the words. Syempre pagka negative, nakakalimutan mo na. Pero I remember iniyakan ko talaga siya. Pero alam mo, yung collection na 'yan, after that tumawag ang preview, Jontie, can I pull out this gown? Because magpipictorial namin si Alessandro De Rossi. Yes. Oh, sige, go. Sige. So yan, lumabas siya sa preview. And then, yung mga friends ko, mga bading na, sabi, Jontie, gusto ko yung gown mo, nilabas mo sa fashion show. Bilin ko. Naubos siya. Wow. Kung sino, ano ba yung lait-lait? Diba? Naubos ko yung mga collection na yan. Wala nang natira sa akin. Yan ang backstory yan. Ang galing. Oh. Ayan. Yung the one in the right is Grace Tagad, isang FDAP gala show din. I told you, di ba, gusto ko yung mga diyosa. Ayan, yung, it's an example of a Greek goddess-inspired na
outfit, di ba? Mga draping, di ba? According ganda. Meron pa tayo. Meron pa. Ayan. Ayan. Bagets ka dyan, ha? Ayan, that same collection. Ayan naman si Jen Kuyugan, top model din yan. So, yun ang curtain call namin. Now, the one on the right, I don't know if you can recognize her. Sino siya? Yan si Franz Prieto? Yes! Tessa Prieto? Tessa Prieto Valdez. Socialite. One stylist pulled out that gown for Southern Magazine, Southern Living Magazine of Philippine Daily Inquirer. Nagulat ako si Tessa pala ang sumukot nung lumabas. Ganda. Si Tessa. So curtain. This is more recent. This is just last year sa Fashion Revolution. We had to come up with a collection that had Philippine inspired or using Philippine fabrics. Meron ako pageant experience, kontesera ako ng bata ako. So syempre, pagka fashion designer ka, you get to be invited sa mga pageants as judge, as magdadamit, yung mga small pageants muna, mga school pageants, ganyan-ganyan. O pwede ka ba magdamit sa aming Miss ganito, Miss ganyan, mutya ng ganito. So sa doon ako nakapag-practice ng aking craft and designing for pageants. So, mga mutya ng Malabon, I'm so proud of that, and mutya ng Navotas. So doon ako nahasa. And then later, hindi lang gowns. They even commissioned me to do their swimsuits na rin. So naging all around. And then after that, habang nagpa-pageant, nagbibisak pageant, tumitingin ako, ito magandang babae ito ah. Lapitan ko nga. Sabi ko, Ining, may manager ka ba? Wala po. Gusto mo bang jumoy ng pageant? Mag-national ka? Ganyan-ganyan. Ay, pwede po ba ako? Ganyan-ganyan. That's how I discover most of my girls sa mga small pageants. Yung mga ganyan, yung mga mutya na Malabon, mutya na doon ko sila nakikita, and then, sa Alika, sabi ko, I'll train you, ganyan-ganyan, sa mga palakad-lakad, sa mga QA, damitan kita. Alika, hatakin kita sa screening ng Binibini Pilipinas. Tito natin kung papasa ka, di ba? So, doon ako yun ang aking entry into the pageant world. Mga ka-Rainbow, para ito sa mga nanonood sa atin na gustong sumali sa mga pageants, LGBT man or hindi. No? Ano yung significant aspect na malaki ang contribution sa pagiging beauty queen for you as a mentor? Ano yun? Significant aspect? Sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Beauty pageant ito. Beauty pageant. Beauty ang operative word. So, kailangan maganda ka. Di ba? You have to have the raw goods. Maganda mukha, maganda ang balat, maganda ang katawan, may height, 5'5 and above. Diba? 5'4 pwede ka na pumasa kung kung maganda naman ang proportions, mukha kang matangkad, 'di ba? Pero ito talaga ang selling point. Mutya ng Pilipinas in 2017, and then she was sent to Malaysia in for the Miss Tourism International, and she won. Ano ba ito, Alipon? Yes, Jeanne Harn. Yes, nandiyan din ako sa Malaysia noon, kaya tuwang-tuwa ako. And you know, that girl is very persevering. I discovered her when she won Mutya ng Navotas, I think in 2011. Saan mo siya na-discover? Doon, ako nagdamit sa Mutya, ng batch ng Mutya ng Navotas. And then sabi ko, Ining, gusto mo mag-national? Sabi, pwede po ba ako? Sabi ko, pwede ka, ganda mo yan. Alam mo, walang pinaayos dyan, ha? Talagang raw goods yan. Ganda. She's really very beautiful. Pero, malayo din ang nilakbay namin before she became an international beauty queen. Sinali ko yan sa Miss Earth. Sinali ko marami kami sinalihan na pageant bago siya, twice pa siya nagmutya. Kaya I'm very proud of her. Okay. Isa siya sa mga success stories ko. At the right, remember when we were talking, Nathan, sabi niyo, parang may ginagawa ka, nang ginagawa mo, sabi ni Lilet. Ayan, I was painting that, the birth of the news.
The birth of Venus. Going, no? Mga... Ang galing. Nako, Jontie, maraming salamat sa iyo. Nako, your stories are truly inspiring. And your works thank you. Are very beautiful, sa totoo lang. Thank you very much. Please continue to do it. And aasahan namin sa mga dadating na ano, meron ka lang libro na ilulos sa mga iyong artwork. At pagbitay mo kami sa iyong art show, di ba? Jodalicious, ang dami natin natutunan sa kanya, di ba? Thank you. Thank you also. Ano yung si Jontie pa? I'll be back later, di ba? Yes, so huwag ka muna kaalit. Oo nga, how time flies, di ba? Oo. So back to you. Ayun. Alright. Thank you. So, mga ka-Rainbow, our Mother Superior, Jontie Martinez, is a brilliant example of how pursuing one's passion can propel a person into success and how helping others can make one's life meaningful and purposeful, which are our outstanding qualities of a real queen. Ayan. Sa aming pagbabalik, kilalanin naman natin ang isang beauty queen. Yes, a real beauty queen, sa kanyang encouraging words and tips para sa ating letter sender at mga aspiring beauty queens out there. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.